Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Narito na naman po tayo sa ating pong pagpapalakasan ng ating pong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po nandiyan po kayo lahat po at wag po kayo umalitay po. Maganda po ang ating pag-aaralan sa gabing ito po. Ito po ang pinangamagatan natin, The Goodness of God. Kaya po inawit ng The Goodness of God. No po? So marami po salamat nandiyan kayo. So ni-invite ko po kayo na mag-imbita rin po kayo ng inyo po mga kaibigan, kasama sa bahay, upang tayo po ay makapag-share ng Word of God. Alam niyo po, sharing our Bible study is sharing the gospel na rin po. Ayan, ano po? Okay? Tayo po muna ay manalangin sa gabing ito. Samahan niyo po ako manalangin sa ating pong pangunang panalangin. Let us all pray. Father God in heaven, Lord, salamat muli sa gabing ito. Kung saan, yung aming hinihiling sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan, sa pangunawa namin sa mga aral na ito, kami po ay tulungan mo na magkaroon po ng bukas na puso at bukas na isip. Pagkakataong ito, Panginoon Diyos, sa iyo namin dinadalangin ang mga bagay-bagay nito at humingi kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan, mga nagagawang pagkukulang sa iyo. Punuin mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo lamang. Salamat po at Panginoon, sa aming pong panimulang panalangin, pinapanalangin ko po ang lugar po namin na mapansin po ito ng kinaukulan. Kung saan, Panginoon Diyos, ang daan po namin ay nagkaroon po ng problema. Buksan po po ang isip ng mga namumuno sa lugar na ito. Ganun din po sa sumasako po sa bayan na ito. Salamat po muli, Ama. Ito ang dalangin namin po. Salamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po, mga kapatid. Magandang gabi. Andiyan po kayo lahat. Ano po? Okay? Sa ating pong pag-aaral, The Goodness of God. Ano po? Alam natin, mabuti ang Panginoon. Alam natin, napakabait ng Diyos. Ngunit sa gabing ito, nais nating malaman ang ano pa ang dapat natin maisukli sa kabutihan ng Diyos. Tingnan muna natin sa ating panimula ang kabutihan ng Diyos sa gabing ito. Ating pong basahin po ang awit. Psalm chapter 145 verse 1 to 9. A psalm of praise of David. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your work to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Ang ganda po na sinabi po na isang awit po ni David, awit na papupuri. So, dito po sa gabing ito, ang kabutihan ng Diyos. Kung mababasa po niyo yung iskripyo sa ilalim, sabi po doon, Isaiah 55:8, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. So, we are blessed by God. However, we do not have all we desire. May tayo pinagpala, pero hindi naman lahat ng ninait natin na mayroon na tayo. The point here is we are blessed by God. People ngayon, including Christians, go through some difficult times in life that we might wonder if God is truly good. So we have studied, narinig, napag-aralan po natin ng pakaraming bagay tungkol po sa problema, paano natin ito makup, paano natin ito harapin. Ngayon po, ang Diyos pa rin po ay tunay po napakabuti sa ating lahat. Agree po ba kayo dyan mga kapatid na kasama natin ngayon? Kung agree po kayo, maraming tao po at ibang-iba ang paghihirap, pagsubok, sakit, no po, tingnan natin mga betrayal, kalungkutan, kawalan, emptiness, kung titignan natin. Iba't iba po tayo na binabanggit natin. Many people today deal with this kind of bad struggles. Are you one of them? Isa ka ba dito? Why will an innocent child suffer from cancer?
Ito po yung tanong eh. Nasaan ang kabutihan ng Diyos? Bakit sa batang ito magkakaroon ng cancer? Why will all a faithful Christian die na accident while returning from Bible study? So, galing sa Bible study, ma-accidente. Tignan na bakit nangyayari. Tignan natin. Why some people living faithfully suffered? Bakit po? Now, why will a nobleman like Job? I hope kilala niyo po si Job. No? He is a noble and very obedient to the Lord. His entire family and livelihood in just one day. Diba? According to our study of Book of Job. Why will Naomi lose her husband and two sons for no just reason? Kilala niyo po si Naomi? Ayan, no po, sa Book of Ruth. Titignan natin. So many questions the human mind will ponder on without a reasonable or valid answer. Marami tayong tanong mga bagay na to at nakakatanggap tayo ng hindi para bang acceptable na sagot. Bakit nga po? Yung katulad po na binasa ko kanina, Isaiah 55:8. Sapagkat ang isip, sabi niya, for my thoughts are not your thoughts. Bakit? No, ang daan ninyo ay sabi ng Panginoon na hindi ko daan. Iba ang daan ng Diyos. Iba ang dinadaan ng tao. Ngunit, binigyan tayo ng tamang daan ang ating Panginoong Yesus. Regardless of all these situations and the resulting question, one fact remains true. From creation all the way to eternity, God is always good. Amen. Will you say amen for that? God is always good. How do we know that God is good? Paano natin malalaman na mabuti ang Panginoon Diyos? Alam ko may mga kanya-kanya ay sagot dyan. No? Unang-una, He is with us in our hardest situation. Naramdaman niyo na po ba ito? Nakita na babal niyo sa pinakamahirap na buhay, pinakamatinding pagsubok ninyo, nakasama niyo ang Panginoon Diyos? O hindi niyo nararamdaman ito? O hindi niyo nakikita? Yan po. Papapatunayan natin sa gabing ito. He is with us in our hardest situation. Zechariah chapter 13 verse 8-9. And it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. So, tinan niyo po, sa sobrang pagsubok po ng panahon ni Zechariah, nandun pa rin po ang Diyos. Ano po, sabi ng Panginoon, sila ay tatawag sa aking pangalan, at sasagutin ko sila, at sasabihin ko ito ang aking mga tao. Sabi niya, at sasabihin naman natin, no, ang Panginoon ang aking Diyos. So kung titingnan niyo po, nandoon ang pagsubok ng panahon ng Israelita na binabanggit natin. Katulad po ng sinabi sa atin ni Pedro sa Bagong Tipan, Peter told us in 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, in this you greatly rejoice. Though now for a little while it need be, you have been grieved by various trials. So kung titingnan niyo po, no, na sabi dito, now for a little while, sandali lang. Pero kung kailangan, kayo ay napalungkot ng iba't ibang pagsubok. Pero sabi ng Panginoon Diyos sa unang-una, in this you greatly rejoice. Magsaya kayo dito. That the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So pagsubok, nandiyan po, maraming tinatawag natin. Pero binabanggit dito na po, sabi ng Panginoon Diyos, kapag dating ni Yesu Cristo, nandun po yon, be found to be praised. Naomi and Ruth are great examples of people that went through hard times. In Ruth chapter 1 verse 122, mababasa po ninyo ang istorya doon kung paano po no, namatay ang mga asawa ni Naomi at kanyang mga anak. Yung asawa din ni Ruth. Naomi is an older woman who had left her home in Bethlehem to travel with her husband and their two sons to a neighboring country called Moab noong panahon ng araw. They did this to find food kasi po taggutom noong panahon ng araw sa lugar na yon. The sons married girls from Moab. One of those girls was named Ruth. Yung nga po na pangasawa ng isa sa mga anak ni Naomi. Ang anak po
ang anak po ni Naomi na si na asawa niya, napakasawa niya po si Ruth. Naomi's husband died. Then Naomi's sons died. Namatay po parehal. Nabiyuda po siya. That means Ruth's husband died. So namatay din po. Nabiyuda rin po si Ruth. Kulitin na natin. Alam niyo po kung babasahin niyo po istorya po to. This is one of the great love story na sa Biblia. Ito po. Both women were left alone. Naomi was very sad and decided to go back home to Bethlehem. Babalik mula sa Moab, babalik siya sa Bethlehem. Malungkot na malungkot po siya. Tingnan niyo po yung pagsubok ng isang babae na to. Ito po, na nangangalan Naomi. At dito nga po, when Naomi and Ruth left Moab, sumama si Ruth eh. Sama po ako. Bagamat ayaw sana isama, pero sama ako. Sumama si Ruth. Left Moab and moved back to Bethlehem. They had to trust God to provide every day. Wala silang kasama, wala ng asawa, pero nagtiwala sila sa Diyos kung para sa pagkain nila araw-araw. But that time Moab, just walk lang sila. Walking through Bethlehem. Malayong lugar po yan. Pero lakad lang sila. That brought them both closer to God. Habang sa kanilang paglalakbay, no po, tiwala sa Diyos at lalo silang napalapit kay God. So pansinin niyo po, no, despite of the trials that they are facing, they become more closer and closer to God. Yun po nangyari. No? Bakit po? Maybe, alam natin ni Naomi, God is with them. Alam po ni Naomi at ni Ruth. And Ruth chapter 2, verse 19-20, and her mother-in-law said to her, "Where have you gleaned today? And where did you work? Blessed be the one who took notice of you." So she told her mother-in-law with whom she had worked and said, "The man's name with whom I work today is Boaz." Then Naomi said to her daughter-in-law, "Blessed be he of the Lord who has not forsaken his kindness to the living and the dead." Pag sinin yung sinabi ni Naomi, because of Naomi is very, talaga, she really trusts the Lord. And Naomi said to her, "This man is a relation of ours, one of our close relatives." Ayan po. No, napangasawa muli ni Boaz niya, kung tinutulong kay Ruth, si Boaz. In Psalm chapter 107, verse 1, ang sabi, "Oh, give thanks to the Lord, He is good, for His mercy endures forever." So tingnan niyo po, marami sa ating ngayon, hindi tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Kung ninyo po nararamdaman ang kabutihan ng Diyos, bakit hindi po tayo nagpapasalamat? Pansinin niyo po, "For His mercy endures forever." Ang awa ng Diyos ay walang katapusan sa atin. Yun po nagpapakita ng kabutihan at nagpapakita ito na kasama natin si God. Ano po, sa lahat po ng pagsubok natin, nandiyan po ang awa ng Panginoon. Pansinin niyo po, "For His mercy endures forever." As long as we live with the Lord forever, His mercy endures forever for us, for those people who continue to obey Him. Just like Naomi and Ruth. Tingnan natin. In John chapter 16, verse 32-33, "Indeed, the hour is coming," sabi ng Panginoon. "Yes, has now come, that you will be scattered each to his own, and will leave me alone." Tingnan niyo po yung sinabi sa Panginoon sa mga kanyang apostol. Ito po yung panahon na namamaalam ng Panginoon Diyos. Tatlong taon niyang kasama ito. Kain, tulog, lakbay, lakad dito, magkakasama sila. Pero sinabi ng Panginoon, "Bawat isa sa inyo at iiwan ako and will leave me alone. And yet I am not alone." Jesus is teaching them that even He is alone, He is not alone. Para bang tinasabi sa atin na kahit na nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa eh. At sabi niya, "Because the Father is with me, that is the love of the Father." Sabi doon, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Napakaganda na sinabi ng Panginoon Diyos. Yes, meron kayong mga tribulation, paghihirap, struggle, trial, pero na-overcome po na yan eh. Then we can overcome it too. Di ba? Kung bibigyan natin. So He's with us in our hardest situation. Our Lord and Savior had His own period of loneliness, betrayal and persecution. Kung pansinin niyo po, in John chapter 17, nandun po ang Panginoon sa Garden of Gethsemane, nag-iisa po siya, nananalangin. So nalulungkot din po ang Panginoon. Bakit po nalungkot? Kasi nagkatawan tao nga po siya. Naramdaman niya ang lungkot, naramdaman niya ang gutom, naramdaman niya pong hirap, betrayal, persecution.
he is lonely at that time, but God, the Father never leave his son. Doon sa may cross, sinabi niya, "Wa, Father, Father, why thou hast forsaken me?" Hindi po siya iniwan ng Diyos doon. Hindi po nawala ang kabutihan ng ama sa kanyang anak. Po, hindi po siya iniwan, katulad natin tayo iniwan. But Jesus really was not alone, for the Father was with him. See? But Jesus really was not alone. Hindi po siya pinabayan. Kasama po niyang ama at that time. Ano po? Ganon din po tayo. No? Diba, naalala niyo sinabi sa atin niya ni Isaiah? Diba? Ang Diyos ay hindi may liang kamay upang di makaligtas. Ang Diyos ay hindi mabigat ang tenga upang di makarinig. So, ano nangyayari? Tumatalikod siya. So, hindi mo makasama ang Diyos kung tayo ay mayroong ginagawang kasalanan. And at that time at the cross, Jesus would bear the sins of all the world. At that time, daladala niya po yun. At ito ay nilibing niya, kasalanan ng buong sanlibutan. Yun po nangyari. We can also have this assurance at this time. The goodness of God. Sabi niya, Psalm chapter 9, verse 9 to 10. Basahin po natin. The Lord also will be a refuge for the oppressed. Ito po ang takbuhan, sanggalang, kung saan itong mga nahihirap. A refuge in times of trouble. And those who know your name will put their trust in you. So, pansinin niyo po, kilala natin ang Diyos. We have faith in God. Do we really trust in God? For you, Lord, have not forsaken those who seek you. So, tingin niyo po, for you, Lord, have not forsaken those who seek you. Kaya po, sa buhay po natin, tuloy-tuloy po tayong maganap sa Panginoon Diyos. Let us seek the kingdom of God. Diba? Dapat po ito eh, para nang sa ganun, hindi po tayo iwan ng Panginoon Diyos. Diba? Ang napangako sa atin sa Hebreo, He never leave us, nor forsake us. No, God will not leave you. God will not forsake you. Po, God will not forsake you. God will not leave you as long as you did not leave God. But the problem, many leave God. Tapos po, when trial, tribulation comes, babalik sa Diyos. Diba? But God is full of mercy forever, sabi niya doon. So if your heart is truly repentant, if you are really repentant and willing to obey the Lord will answer you. Napaganda po ng binabanggit doon. Kaya po sa buhay natin mga kapatid, God is good in what He allows or does not allow in our life. So meron pong inaalaw ang Diyos, meron pong hindi inaalaw ang Diyos. Katulad ko nang nabasa niyo po sa Romans chapter 1, hinayaan niyan po ang tao. Di ba? See? Dahil sa atigasan nito ng mga ulo nito, sa pagiging suwain ng mga tao. Kaya sabi niya, no? Job's case is very peculiar and interesting as God personally nominated Job to be tested. Tinan niyo po. Nalala niyo istorya. Hindi mo ba? Nakita, sabi ni Diyos kay Satanas, Diablo, hindi niyo ba nakita? Si Job, nakita siya ba? See? So, hinayaan niya siya ay magkaroon ng tribulasyon. Hinayaan ng Panginoon Diyos. Pero sabi ng Diyos, huwag mo lang papatayin. No? Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? Kita niyo po, kausap niya, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. So, tinan niyo po ang ugali, attitude po ni Job dito, na dinescribe po ng Diyos. God, description to Job, one as upright, a blameless, and one who fears, and shuns evil. Winawak si po ang lahat ng kasamaan. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Hindi naman matatakot siyang kumala. Sabi niya, di ba? Sabi na doon, have you not made a hedge around him? Yung hedge po, no? His household, and around all that he has on every side. You have blessed the work of his hands. Yun yung po pinagpala. And his possession have increased in the land. But now, stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face, sabi ng Diablo. Hindi niya po tinutokso dito ang Diyos, ha? Ano po? And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Hindi niyo po, inayaan ng Diyos na mangyari kay Job. In the same way sa buhay natin, mga kapatid, hinayaan din ng Panginoon kuminsan
ang mga pangyayari kahit tayo ay matuwid upang tayo ay masubok, ipakita ang pagtunay na pagtitiwala natin sa Diyos na kailanman hindi natin siya iiwan, hindi natin siya pababayaan ang iyong pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So, God is aware of all we endure and sometimes cry about us. Lahat po, the power of God throughout the whole world, the whole mankind in this world, when we cry, God hears us. Hindi po nalilihim sa Kanya yan. Hindi rin po niya binabaliwala. Kung tayo po ay upright, blameless, and continue to shun evil, and continue to respect Him. Pero po, kung tayo gumagawa ng kasalanan, sabi nga, di ba, tatalikod siya sa iyo, yun po mga bagay na ganon. If God allowed a blameless man to be tormented all because he was faithful, then we should be prepared to be tried. Kito nga si Job, inayaan na eh, na masubok eh. Di tayo lalo ngayon, di ba? Dapat handa tayo. Handa tayo sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Because we all know that the goodness of God, ang kabutihan ng Diyos. Ano po? We can however trust that He'll always set the boundary or limit. Kaya ba sinabi niya? Only, huwag mga saktan yung tao. So may limit din po. No? Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Sabi ng Panginoon Diyos sa Korinto. Kung titignan natin, may limit po. Just as He commanded that Job's life should be touched. Not to be touched. Sabi niyo? See? So there is always a limit on our trial. Biyan sa mga hindi natin kakayanin, hindi na po pababayaan ng Diyos yan. Ano po, andiyan dyan po ang Panginoon Diyos. Pag nakita talaga hindi niya na natin kaya, tayo ay lumulubog na, iaahon niya tayo. Di ba? Iaahon niya po tayo, mga kapatid. Nalala niyo po si Pedro, lumulubog na, pero sumigaw na si Pedro. Di ba? Save me. And Jesus, niligtas po siya. So ganun din po ang bawat niya sa atin. No, in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you except that is common to man. So lahat ng pagsubok na magdinaranas ngayon, lahat na nangyayari sa buhay mo, huwag mo sabihin ikaw lang may ganyan. No po, hindi lang ikaw. Hindi ka nag-iisa sa mga trials mo ngayon. You are not alone. If you have cancer, hindi ka nag-iisa dyan. If kung mayroon kang financial problem, hindi ka nag-iisa dyan. Kung may sakit ka, hindi ka nag-iisa. Marami ka kasama dyan. Dahil common na po yan eh. Sabi doon is common to man. Pero lahat yan ay maiibsan the goodness of God. If we are continue to become good in the eyes of God. God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape. Meron pong daan po na para malagpasan natin ito eh. Diba? There is a way of escape. And who is our way of escape? Ang sabi ni Jesus, I am the way. Ako ang daan. Tingnan niyo po, that you may be able to bear it. Para madala mo to. Sabi ni Kristo, di ba? Cast all your burden upon me. Di ba? Napaganda po. Now we can however trust that He'll always set the boundary of limit just as He commanded the Job life. Binabalikan ko. James chapter 1 verse 3 to 4. Knowing that the testing of your faith produces patience. Tinan nyo po, pagbibigyan natin ng pasensya yan eh. Kinatinitin ng konsan ng pasensya natin eh. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Alam nyo po, pag may pagsubok ka, nakikita yung pasensya mo eh. At kapag gumahabaya po yan, yun po, nandoon, kita mo, gagawa ka ng kabutihan. Dahil alam mo, hindi ka pinababayaan ng God. Alam niyo po, kung may pagsubok kayo, patuloy po kayo kumilos po kayo, gumawa ng mabuti. Pansinin niyo po, yung pagsubok mo yan, maiibsan eh. Diba? Pag may problema ka, sige lang, gawa ka ng tulong, gawa ka ng mabuti sa kapwa-tao mo. Yun po makita natin doon. Number 3 po, no po, the goodness of God. Why? God is good in different ways for different people. Ayan, ito na po yun. So, mabuti ang Panginoon sa iba't ibang uri ng tao eh. Diba? Kung pangit ang taong masama, ang taong mabuti, hindi ba parehas ang pagtingin ng Diyos? Parehas po pagtingin ng Diyos dyan. Ang problema po yung pagpapala. Lahat yung nagpapala, physical, di ba? Sabi yun, di ba? Seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So lahat po yun, nandoon sa atin. Di ba, pag umuulan, nababasa, sino nababasa? Mabuti at masama. Pag maaraw, sino na iniinitan? Mabuti at masama.
pare-pareho. Pero pagdating sa spiritual blessing na nabilanggit po sa atin sa Epeso, all spiritual blessing are in Christ. Tignan niyo po yung blessing na tinasabi spiritual. We often find ourselves in different situations that we wonder how to perceive if it's for good or not. Paano natin maunawaan kung ito'y mabuti o hindi. Naomi and her family moved and found food in Moab. Kasi nga po walang pagkain sa Bethlehem. Kaya po sila punta ng Moab na atag na asam po sila ng mga pagkain, trabaho doon when they needed. Yun, mabuti po yun. That was good. So, pansinin niyo po, nangugutom sila, pero sila ay gumawa ng paraan. Sila ay kumilos, lumakad, maghanap ng pagkain. So, ganun din po sa ating buhay natin. Kailangan po natin maghanap po ng pagkain. Ano po, hindi po pwede maghintay lang tayo. Kunyari, taggutom, walang pagkain, naghihintay ka na lang ng DSWD, naghihintay ka na lang ng relief. So, walang mangyayari po sa atin doon. Diba? So, kailangan po kumilos ka. Ano po? Kumisa, sisisihin mo ang gobyerno. Eh, ano bang ginagawa mo sa gobyerno? Diba? Kumikilos ka ba? Wala kasi mabigyan na trabaho. No, marami pong trabaho. Pansinin niyo po yung mga titinda ng buko, nangangalakal, titinda ng mani, di ba, titinda ng fishbowl. Diba? Pansinin niyo po yun. Diba? Tapos yung namamalimos ng tunay, yung tunay na namamalimos po. Yung mga peke na namamalimos, maraming pera. Diba? So, kaya nga may iglesia tayo ngayon. Diba, naalala nyo, pinag-aralan last Wednesday, share your burden with one another. But Ruth did not need food. She needed God. Bakit sa sumama kay Naomi? Hindi nyo po? See? Because nakita niya si Naomi, feel God. So, she needed God. Her people in Moab did not know God. Kaya nung nakita niya, nakilala niya si Naomi, nakilala niya yung anak ni Naomi, naging ang asawa sila, nakilala niya po ang Diyos. Dahil sa Moab po, hindi kilala ang Diyos. Ano po, na binabanggit doon. So God sent Naomi to be a missionary to Ruth in Moab. So yun po pala ang purpose eh. Tinan niyo po, walang pagkain, naghanap sila, pero the purpose of God is there. Tinan niyo po, andun po ang purpose ng Diyos para si Ruth ay makilala ang Diyos. To tell her about the true God so Ruth could believe in Him. Ganda po, no? Binabanggit doon. God was being good to Ruth and Naomi in different ways. Magkaiba po na binabanggit dyan. Sinasabi sa atin. No? They've also seen Christians get to sick and the family spend their life savings and their entire time to care for them. No, may saving pero nagkasakit po ang kapatid, ang kanyang pamilya, members of pamilya. So, eventually namatay. Hindi po. See? So, nangyayari po talaga din yan sa buhay natin. Kaya po, kahit na ikaw ay mabuting tao, kuminsan nagkangyari po ang pagsubok. Yan po, maita nyo po dito. No? Na binabanggit. So, tatanungin natin, Kristiyano naman ako, bakit pinabayaan ng Diyos at namatay po siya? Ano po? May mga lahat ng bagay, may kadahilanan. Sabi nga ng Panginoon, di ba? For my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, said the Lord. Yan po ang sinasabi natin. If the sick Christian was faithful to the end, wala bang blessing? Meron po. They are blessed and have gone to rest. Kaya pag ikaw ay faithful Christian at ikaw ay pumanaw sa mundong ito, andun po ang pagpapala mo. The goodness of God, you will experience the goodness of God. Kaya sabi ni Kristo, and I will give you rest. And that is the rest in paradise. Paradise po. Kanina nga umaga, pinag-aralan namin ng mga nanay tungkol sa paradise at Tartarus eh. Diba? Na binabanggit doon. So at the same time, the family will be relieved of the burden of dealing with a terrible sickness. Di po? May sakit. Lahat na, inuubot na lahat para gumaling, inamatay pa din. Pero po, alam niyo po ang kabutihan doon, natapos na po ang paghihirap natin. Tinapos na ni God para tayo marilive doon sa sakit na yan. Di po, nagpahinga na po ang mahal natin sa buhay yung binabanggit doon. Kesa naman po habang buhay nandun sa karatay, nahihirapan po. Naalala ko po tuloy yung kuya ko. Di ba? Malaban, pero sabi ko sa kanya, kung anong kalooban ni God, nandun po sa ICU, kung anong kalooban ni God, tanggapin mo. May kapahingahan talaga, no po, na binabanggit doon, ganoon sa buhay natin. God is being good to different people in different ways. Iba't iba po yung paraan ng Diyos. Iba't iba po sa atin. Pero ang point, the point,
hindi nawawala ang kabutihan ni God. Though we mourn the loss of our loved ones, they've gone to a better place, a lesson for us to work harder to join them in paradise. But the lesson there, we must work hard our salvation. Sabi nga ni Pablo, di ba? Work out your own salvation in order to meet them again in paradise. Tinan niyo po. See? Kaya sabi niya, Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. Kilala ng Diyos talaga kung sino natitiwala sa Kanya. Mga kapatid, ang kaibigan na nanood, kung hindi pa kayo Kristiyano, sabi niya, you must be in Christ. So, makikilala ng Diyos ito eh. Diba? Your name is written in the book of life. So, yun po yung maganda doon. And He knows those who trust in Him. Kilala ng Diyos kung sino yung mga tao na faithful na nagsasamba, patuloy na namumuhay ng tapat, patuloy na umiiwas sa kasalanan, katulad ni Job. Kilala rin ng tao kung sino nagwawalang bahala sa pagtitipon. Kapag, ang utot ng Panginoon, do not forsake the assembly of God. Eh, marami nagpo-forsake. Tinan niyo po na binabanggit doon. So, Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good. Pansin niyo mabuti. All things work together for good. Kanino? To those who love God. And how are you going to love God? Diba? Sabi ni Cristo, if you love me, keep my commandments. Those who are called according to His purpose. Those who are called according to His purpose. Sino ito mga tinawag na ito? Ito po yung mga Kristiyano. Tinawag tayo from darkness into light. And we have a purpose of this world. Our purpose is to live faithfully and what? To be a light and salt of the earth. Kaya po mga kapatid, dapat we must always be a light and salt of the earth. We must continue to share the gospel. We must continue that Jesus is in us. People will know that we are true disciples if we love one another. Tignan niyo po, no? Na binabanggit doon. Number 4, God is good when we are not. And kahit na tayo kuminsan na hindi mabuti, pero ang Diyos mabuti pa din. Paano ito nangyari? Pabutihan natin. Many times, we struggle spiritually. Yung totoo po yan. And our faith might even grow weary. Nangihina, lumalambot tayo, nag-weak tayo due to the pressure and stress of this life. Nangyayari po sa ating lahat yan. No one is excluded, no one is exempted on this. Every faithful Christian, sometimes we face on this kind of trial and struggle in this world. Our faith grow weary. Diba? The pressure and stress of this life, nandiyan po lahat. Katulad po ng isang lingkod, ang lingkod po ninyo, because of the pressure and stress of this life, kuminsan napapagod din. But the Lord is always lifting me up. Tinataas niya lagi. Po. Kaya po napaganda po ng buhay ng bawat isa at matulog tayo maging mananampalataya at maging tapat. We must remember that God's goodness will always, hindi mo wala ang kabutihan ng Diyos. Di ba? Do you remember the parable of the prodigal son? Nawala ba yung goodness ng ama? Bagamat siya ay nagliwaliw, siya man siya ay kinuha yung mga buhay pa ng tatay niya, kinuha niya yung mana niya at gumawa ng mga kasalanan, ganito mga bagay. Pero the goodness of God, his father still remain. When he returns with true heart of repenting, true heart talaga, true repentance siya, ano po, andun ang kabutihan ng kanyang ama. That is God. Yan po ang ating Diyos. Sabi doon, He remains faithful and good when we are not. Ano po, see, anong ibig sabihin nito? Hindi ka, kahit na gumagawa ka ng kasalanan, no, kailangan mong magbagong buhay. You need to change your life. You need to repent in order that you feel the goodness of God. God is good for those who continue to repent, continue to walk in Jesus' way. Diyan po ang kabutihan ng Diyos. Nandiyan po siya. Pero po, kapag ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasamaan, patuloy na gumagawa ng kasalanan, ano po, ano pa rin ang kabutihan ng Diyos? Nag-iitay siya, bumalik ka. Pero pag ikaw ay hindi bumalik sa Diyos, tunay mong mawawala na ang kabutihan niya dahil ikaw ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Yun po ang parusa. Tinan niyo po, kaya habang nabubuhay po tayo, mga kapatid, let us continue to be faithful to the Lord. Let us continue to be obedient to God.
pagkat the goodness of God is here, is in your side. No po, nasa buhay mo lang yan. This has always been his attitude. God never changed. God never lied. Romans 5:8, but God demonstrated his own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Tinan niyo po, nandun ang kabutihan ng Diyos kahit naman kasalanan ng taon na matay pa rin si Jesus para dito. Ano po, na binabanggit doon. Every good gift and every perfect gift is from above. Nandun po lahat eh. And comes down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow of turning. Wala po. Ano po, andun po talaga ang kabutihan ng Diyos. Every good gift and every perfect gift. Ano po, and that is the spiritual gift that we have in Jesus Christ our Lord. The spiritual gift that we have, those who are in Christ. Ano po, all spiritual blessings are in Christ. That's why we must always remain in Christ. Ano po, na binabanggit. Numbers chapter 23, verse 19. God is not a man. Katulad po ang sinasabing yun, kinukumpara daw si Kibuloy kay Kristo. Ay naku po, ang laking kasalanan po niyan. Si Kristo po ay nagkatawan tao, hindi po siya tao. Katulad ng Diyos, that he should die. Hindi nagsisinungaling ang Diyos, ganun din si Jesus Kristo. Mantalang ito, taong ito, sinungaling. Nor a son of man, that he should repent. Hindi kailangan magsisi ang Panginoon Diyos, wala siyang pagsisisi. As he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he will not make it good? Yan, yan sinabi sa Numbers chapter 23, but pinaliwanag po ito noon, panahon ng araw. Now what we need to understand the goodness of God? Anong dapat natin maunawaan, maintindihan sa kabutihan ng Diyos? Number one, we must increase our faith. Now, paano natin ma-increase ang ating pananampalataya, mga kapatid? Diba? Mahina pa pananampalataya? May malakas naman pananampalataya ko. No, huwag mo sabihin na malakas pananampalataya mo. No po, dapat lagi tayong pataasin natin ng pataasin. Let us increase our faith to the Lord. There will be difficult situation that will be too hard for the human mind to comprehend. Totoo po yun, may mahirap talaga ng bagay. Why? Because sabi nga ng Panginoon Diyos, ang daan ko ay hindi ninyo daan. Ibang daan ninyo eh. Na po, na binabanggit doon. So, these situations will require different level of faith, which only God can provide. Christian knocked down and killed while returning from Bible study. An innocent kid dealing with leukemia, etc., etc. Iba-iba po. Iba-iba po ang nangyayari sa buhay natin. Difficult situation. Now, if you are facing difficult situation right now, how is your faith? Kamusta ang pananampalataya mo, kapatid? Kung ikaw ay gumagawa ng problema. Kung ikaw ay mayroong mga problema sa buhay na hinaharap ngayon, kamusta ang pananampalataya mo? In Luke chapter 17 verse 1 to 5, ang sabi dito, no po, na binabanggit dito, sabi niya, then he said to the disciples, sabi niya doon, it is impossible that no offense should come, but woe to him through whom they do come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, then that he should open one of these little ones. Take it to yourself. If brother sins against you, rebuke him. So napaganda po nung command ng Diyos eh. Kung nagkasala ang kapatid sa iyo, i-rebuke mo siya. Diba? Ibig sabihin na rebuke is paalalahanan mo, expose mo. No po, ito po, minsan nakakalimutan ito ng mga mangaral eh. Diba? Kapag kapatid nagkasala, i-rebuke natin. Huwag natin kakampihan ng kapatid na nagkamali. No po, ito yung magkukutlabang ng division. No? Sabi niya doon, if he repent, forgive him. Patawarin po siya pag nag-repent. Paano pag hindi nag-repent? Hindi na patatawarin? No, patawarin pa din po yun. Sabi nga 70 times 7 eh. Patawarin pa din po siya. Pero, huwag kang makikiayong kapag siya ay hindi nagbago. Yun po ang point dito. Huwag kang mag-ipaayon sa kanyang mali. Ayaw niya magbago eh. Diba? Sabi nga ng Panginoon, pagpagin niyo yung paan niyo. Diba? At iwan niyo kung ayaw tanggapin. No? And if he sins against you, 7 times in a day and 7 times in a day, return to you saying, I repent, you shall forgive him. Patawarin mo. Nagsisisi, nagbago eh. Pero kung wala ka naman ng itang pagsisisi, diba? Patawarin pa din. Pero do not go along with him. Diba, sabi nga, Panginoon, diba, huwag kang makiayon, makisalamuha. Lalo-lalo sa mga nag-create ng pagkababahagi.
And the apostle said to the Lord, increase our faith. So ito, this is our need. This is what we need, like the apostle. They ask increasing of their faith. Let us ask the Lord. Lord, increase my faith. If the Lord sees your heart, nakita ng Panginoon ang puso mo, nakita ng Panginoon ang isip mo, ang pagsisikap mo, talaga palalakasin niya pananampalataya mo. Just like what happened to Naomi. Diba? Walang pagkain, pero they walked throughout Moab. And the Lord gave them food. And there is purpose. Why? Because the Lord wants to share him to Ruth. Diba? Kaya po na-share po ni Naomi ang tunay na Diyos kay Ruth doon sa Moab. Number two, increase the faith. Number one is total submission and obedience. So, kaya ba natin ito, mga kapatid? Kaya mo ito, total submission and obedience? Ayan. Ano po? Ano pang ibig sabihin nito? Obedience is the hallmark of a Christian life. Ito po talaga ang buhay ng tao eh. Di ba? Sabi niya, sabi ng Panginoon, the conclusion of the whole matter is this, to trust God and fear the Lord. Yun lang po sa Ecclesiastes chapter 13. Ano po? So, we don't have choice than to obey our Savior and Master. Yun po talaga. No? God can be severe if we don't obey. Ano po? Kapag ikaw ay hindi sumunod, God can be severe if we don't obey. Sabi ko nga sa isang nanay, ang katotohanan kasi, kuminsan binabali, wala di tinatanggap. Ngayon, ang katotohanan, pag namatay ka, saka pupunta, ang sabi niya, sa langit. Paano kung may kasalanan ka? Diba? So, pinag-aralan namin, later on, taming conclusion, ngayon, ano ang totoo? Pag namatay ka ngayon, may kasalanan ka, saka pupunta. Sabi niya, sabi ko nga, walang langit, wala pang tao sa langit. Ito, pinaita ko sa kanila yung Hades. Paradise, Tartarus. Sa Tartarus po. See? So, yun po yun eh. Kaya napaka-severe. No? Yeah? If we don't obey. Kaya mga kapatid, mga parents po na hindi pa nagiging Kristiyano, it's about time to obey God. Po, submit. Kaya mga kapatid naman po, let us have a total submission and obedience to God. No po, dapat po, okay mo. Dapat nga, hindi kayo nawawala pag linggo eh. Dapat lagi po nagsasamba eh. Kasi yun po yung total submission eh. There are several commandments that are very hard to pray. Totoo po, meron po mga ibang commandment na mahirap po. Tulad po nito, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Pansin niyo po, ito yung medyo mahirap na commandment ng Diyos. Pero, mahirap nga ba talaga? Tingnan natin. But I tell you not to resist an evil person. Ayan na po, sinasabi niya. Huwag mong tanggihan yung masamang tao. But whoever slapped you on your right cheek, turn the other him also. Oh, bigay mo para. Oh. Yan ang pala ganito, bigay mo ito. Diba? If anyone want to sue you and take your tunic, let him have your cloak also. Bigay mo pa. Bigay mo pa sa kanya. And whoever compels you to go on mile, go. Sabi ng Panginoon Diyos. Diba? So, total submission. Ano bang ibig sabihin nito ng Panginoon Diyos? Ando po yung pagmamahal. Diba? Kung titignan niyo po. Pero sabi nga, ang kasabihan, mata sa mata. Pero sinasabi ni Kristo, huwag niyo tanggihan yung tao na masama. Ibigay mo pa. Diba? Ibigay mo pa raw ito. So, the point here, isibigin mo ang sinasabi ng Diyos dito na binabanggit. Parang ang hirap, ano po? Din sinaktan ka na? Papasayaan mo po ang saktan ka? Hindi po literal yung sinasabi dito. Ginawa ka ng masama. Diba? So, sinasabi ng Panginoon, para po, nyari, isang bagay na, sabi niya, literal to ha, tinampal ka niya, paitong pa yung kabila. So, ibig sabihin, ayaan mo lang siya, magdasal mo, huwag mo siya tatanggihan. Ibig sabihin, huwag mo siyang aawayin. Ibig sabihin, huwag mo siyang papatulan. Naman po, ang ibig sabihin dito, is mahalin mo pa rin yung tao. Yun pong ibig sabihin doon. Diba? Romans chapter 11, 22. Therefore, consider the goodness and severity of God. Pansin niyo po sinabi ni Pablo ha, consider mo daw ang kabutihan and severity of God on those who fail. Severity. Hirap. No? Nang pinasabi ito. No? Hilahilak na parusa. But toward you, goodness, sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, if you, yun niyo po, goodness toward you, if you, pansin niyo mabuti ha, kung patuloy kayo nagpapatuloy sa kanyang kabutihan. Diba? Inabi natin kanina, the goodness of God. Otherwise, you also will be cut off. See? Duktong. Otherwise, mawawala ka din. Ika-cut off ka din. Ano po? Sa buhay natin.
Jeremiah 7:23, sabi ng Panginoon, "But this is what I commanded them, saying, obey my voice, and I will be your God." Hindi niyo mabuti ha? Obey my voice, and I will be your God. So that's why we need to obey God always. Di ba? Lagi natin sundin ng Panginoon Diyos para siya ay tunay natin maging Diyos. "And you shall be my people and walk in all the way that I have commanded you, that it may be well with you." Tignan niyo po. "And walk." Pagsunod mo, sabi niya, "and walk in all the way," sa lahat ng alituntunin ko, sa lahat ng pamamaraan ko, yan ang gawin mo. Sinasabi ng Panginoon, eh marami gumagawa ang sarili nila ng ibang pamamaraan. O doon nagsisikap sila. Pero mali pa lang pamamaraan. "That I have commanded you." Diba, tinimo, ng mga iniutos ko lamang. Yung mga inuutos ko lamang. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan ang aking mga utos eh. Kung ano inutos ko, yun lang. Tapagkat yan lang ang tungkulin ng tao. "That it may be well with you." Ayan, para maging maayos ang lahat-lahat sa'yo. Ang buhay mo. Then, unyielding trust ang binabanggit dito natin. To really understand the goodness of God, para mo nawantin na todo, we need to quit trying to use our finite mind to explain God's divine plan. Kasi kung minsan, pinipilit natin arukin yung mga plano ng Diyos eh. Eh, ang isip natin, merong hangganan yan. Diba? Sabi nga ng Panginoon, diba? "For my thoughts are not your thoughts." Ibang isip ng Diyos eh. May mga sikreto sa Panginoon Diyos. No po? Sa Kanya lang yun. Meron may mga nireveal na bagay. Yun ang para sa atin. "There are secret for the Lord, secret things for the Lord." Pero yung mga nireveal, yun ang para sa atin, sabi niya sa Biblia. Tignan na natin. Diba? So, we must learn to trust His plan for us. Yung tiwala, yung plano lang niya eh. Wala na sariling plano mo. Plano lang ng Panginoon Diyos. Kung ano yung plano ng Panginoon Diyos, yun lang. Kung ano yung sinabi ng Panginoon na dadaanan mo, yun lang ang daanan mo. Wala ka na ibang dadaanan. Kaya malinaw na sinabi ng Panginoon, "Apart from me, you can do nothing." Sabi niya sa John 15. Sabi niya sa John 14, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me." Wala na, kay Kristo lang. Eh, maraming gumagawa, meron pa silang Maria, meron pa silang ganito. Hindi po, si Kristo lang po. At ayaw tanggapin ang katotohanan. Tapos gusto niyo maramdaman ang goodness ng Panginoon Diyos. Wala eh, lumalayo po tayo. Kapag lumayo ka, wala ang kabutihan ng Diyos. Pero nag-andon, hindi na wala, naghihintay pa rin ang kabutihan ng Diyos para sa'yo. Kapag ikaw ay nasa kasalanan, na po, naghihintay sa'yo ang kabutihan ng Diyos. Bumalik ka lang para muli mo malasap, matikman, maramdaman ang kabutihan ng Diyos. Dahil kapag nanatili ka doon, sabi niya doon kanina sa Romans, dito, basahin natin, dito sinabi niya, Romans 11:22, "Otherwise, you also will be cut off." Mandiyan niyo po, otherwise, sabi ng Panginoon Diyos, na binabanggit. Kaya sabi niya, we must learn to trust His plan for us, in Isaiah 55, verse 8 to 9. No? Binabanggit natin kanina. Yung verse 9, basahin natin, nabasa natin yung verse 8. "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Hindi natin maabot kailanman. Ano po? Kung minsan, mas nilalagpasan natin yung mga plano ng Diyos eh. Di ba? Hindi. May plano na si God eh. Tapos na lahat yun. Ano po? Ang plano ni God sa atin, is manatili tayong sumusunod. Yun lang ang plano ng Diyos. At lahat ng bagay magiging mabuti sa ating buhay. Di ba sabi nga doon sa Matthew 6:33? So, ulitin na natin lahat. Proverbs 3:5, "Trust in the Lord with all your heart." Diba? "And lean not on your own understanding." Sometimes we lean on our own understanding. No, it must always be the plan of God in our life. Andun po, in order for us to meet the goodness of God. Makamtan natin ang kabutihan ng Diyos. Praise of David, "I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable." Tinan niyo po yung verse 2. Every day I will bless you. Ano po? "One generation shall praise your words to another, and I shall declare your mighty acts." We must declare the mighty acts of God. Ito po, sa buhay natin. We must always declare, mga Kristiyano, we must always declare the mighty acts of God to other people. And let us always meditate the glorious splendor of our majesty. Ang kanya pong mabuting ginawa sa buhay mo. Dapat po nandun, magpasalamat ka lagi.
Let us always give thanks to God that we are still alive sa buhay natin ngayon. Ano po na binabanggit doon? Have you experienced God's goodness? Na-experience mo ba ito? Ano po? Are you dealing with issues beyond your understanding? Have you ever tried to question the goodness of God? Subukan mo ba ito mga ito? God's goodness is unquestionable and endures forever. Hindi mo palo matatabihin na unquestionable ito eh. Andiyan yun lagi. Are you in any sin preventing God from hearing you? Ayun. Diba? Are you in any sin? Baka may ginagawa pati ang kasalanan. Kapatid, kung ikaw naman po ay may kasalanan, hindi pa Kristiyano, mag-repent ka na. Kung ikaw ay Kristiyano, mag-repent ka pa din. Obey and trust Him continually. Tuloy-tuloy po ang pagtiwala sa Panginoon po na binabanggit doon. So those are questions na mababasa natin para masagot mo, have you experienced God's goodness? Oh yes, I am experiencing God's goodness. Kaano ang totoo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Iyon. Tingnan nyo, you can also experience the true God and His goodness. True God. Are you ready today? Diba? The goodness of God. Call your friends. Diba? Share the mighty acts of God. Share the wonderful acts of God in your life. Share the salvation that you have through Jesus Christ to other people. Ipahayag mo. Share mo. Para makita natin. Makita nila ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. How can other people see the goodness of God in you? Diba? Let us continue to be faithful and trust the Lord. Hear the word of God. Believe, repent, confess, baptize, and remain faithful to the end. Like Job. Tignan niyo po. Diba? Although we face so many trials in this life, the goodness of God never leave us. We only live the goodness of God. Tayo ang lumalayo sa kabutihan ng Diyos. Kapatid, kaibigan, huwag kayong lumayo sa kabutihan ng Diyos. Nandyan lagi si God. Tandaan ninyo, never na nawala ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Tayo lang po ang lumalayo. Kaya tayo magbalik na, magbagong buhay na po tayo sa Panginoon. Tayong lahat po, magkaisa, magmahalang tunay. Iwaksi ang lahat ng kasamaan sa buhay natin in order for all of us to experience the unlimited goodness of God. Sayang po yun. Huwag niyo pong sayangin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo habang tayo po ay nabubuhay pa. Yan po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, na nandito na nainig ng salita ng Panginoon Diyos. Ano po? No, napakarami po natin natutunan sa gabing ito ng mga bagay na ganyan. Ano po? Maraming salamat sa inyo. Ano po? The goodness of God.